Ako nga pala si Teacher Gladys, ang gurong tagapagkwento ninyo sa araw na ito. Bago ako magkwento, meron muna akong ituturong awit sa inyo. Ito ay pinamagatang Halina't Makinig. Madali lamang ito, katulad lamang ito ng Twinkle Twinkle Little Star. Sa una, ako muna ang aawit at sa pangalawa, susunod na kayo kay Teacher. Handa na ba kayo? Tayo ng umawit. Bago ko simulan ang ating kwento, may mga nais muna akong ipaalala sa inyo. Ito ay mga dapat tandaan sa pakikinig ng kwento. Ito ay ang una, tumahimik. Pangalawa, makinig. Pangatlo, pagandahan ng imahinasyon. Pang-apat, sagutin ang mga tanong pagkatapos ng kwento. At ang panglima, alamin ang aral sa kwento at isagawa ito. Pamilyar ka ba sa itsura ng mga hugis? Alin dito ang pinakagusto mo? Sa palagay mo, meron kayang pinakamagandang hugis? Ano kaya ito? Samahan ninyo ako sa isa na namang kwentuhan upang malaman natin kung ano kaya ang pinakamagandang hugis. Ang kwento natin ngayon ay pinamagatang si RK at ang pinakamagandang hugis. Kwentong ginawa ni Teacher Gladys para sa inyo. Pasukan na! Ito ang pinakihintay na araw ni RK. Excited na siyang pumasok sa paaralan. Ngunit sa panahon ngayon, hindi pwedeng magpunta sa paaralan dahil mayroon pang kumakalat na sakit sanhi ng coronavirus. Pero hindi ito ang naging dahilan upang mawalan siya ng gana upang matuto. O RK, ayusin mo na ang mga gamit mo para bukas ihanda na sa unang araw ng iyong pagpasok. Wika ng kanyang ina. Sige po, nanay! Paano po pala kami mag-aaral kung hindi kami papasok sa paaralan? Tanong ni RK sa kanyang ina. Ang sabi ng iyong guro ay sa online class ka muna mag-aaral at bibigyan kayo ng mga module upang inyong sagutan. Paliwanag na kanyang ina. Ano po ang gagamitin ko, nanay? Oo nga pala, munti ko nang makalimutan. Bumili pala ako ng laptop upang magamit mo sa iyong online class. At di lang yun, binilandan din kita ng headset na Little Pony para gamitin mo upang mas marinig mo ang tinuturo ng iyong guro. Talaga po, itay? Salamat po! Masayang kinuha ni RK ang laptop at ang bago niyang headset at itinabi kasama ng ibang niyang gamit. Ayan! Handang-handa na ako para bukas. Lunes ng umaga, maagang gumising si RK upang dumalo sa kanyang online class gamit ang kanyang bagong laptop at headset. Nakilala niya ang kanyang bagong guro na si Binibining Marina. Nakita din niya ang kanyang kalaro na si Faith at si Shai. Kaklase niya pala ang mga ito, kaya mas lalo siyang nasiyahan sa kanyang unang araw ng pagpasok. Bago matapos ang kanilang klase, nag-iwan ang kanilang guro ng kanilang takdang aralin. Mga bata, meron akong ibibigay na takdang aralin sa inyo. Ito ay ang tungkol sa mga hugis dahil ito ang susunod nating pag-aaralan. Wika ng kanilang guro. Nais kong inyong tuklasin kung ano ang pinakamagandang hugis. Dagdag sa kanila ng kanilang guro. Napaisip si RK kung ano kaya ang pinakamagandang hugis.
Pagkatapos ng kanilang online class ay niligpit na niya ang kanyang mga gamit. Hindi na naalis sa kanyang isipan ang pag-iisip sa kanilang takdang aralin. Hanggang sa... Nakarating siya sa isang maganda at kakaibang lugar. Napansin niya na iba't ibang hugis ang nasa paligid. Siya ay naglakad-lakad at nadatnan niya ang mga hugis na naglalaro. Nilapitan niya ito at nagpakilala. "Kamusta? Ako nga pala si RK. Maaari ba akong makipaglaro?" "Sige," ang sagot ng mga hugis. "Ay, teka. Meron nga pala kaming takdang aralin tungkol sa inyo. Maaari niyo ba akong tulungan?" "Nais kasi ng aming guro na tuklasin namin kung ano ang pinakamagandang hugis. Sino ba sa inyo ang pinakamaganda?" ang tanong ni RK. At biglang nagsalita si Bilog. "Ako nga pala ang pinakamagandang hugis. Iginuguhit ako ng pabilog na walang gilid at sulok. Kahugis ko ay ang magandang buwan sa kalangitan. Sing sing, masarap na donut, bola, at ang orasan." "Di yata ako makakapayag," ang singit ni Paresukat. "Ako yata ang pinakamagandang hugis. Ako ay ginuguhit ng patayo at pahigang ninya. At ito pa, magkakasinghaba ang apat kong mga gilid. Kahugis ko ay ang magandang panyo ng nanay mo, ang bintana, at ang paborito mong regalo." "Hello! Nandito kaya ako, at ako ang pinakamaganda sa inyo," wika ni Tatsulo. "Bukod sa ako ay may tatlong gilid at tatlong sulok, iniguguhit ako sa pamamagitan ng dalawang pahilis na ninya at isang pahiga. Kahugis ko ay masarap na slice ng cake, pizza, apa ng masarap na ice cream, at ang party hat noong birthday mo." "Hep, hep, hep! Nakalimutan niyo na yata ako. Ako si Parihaba, ang pinakamaganda sa grupo. Iginuguhit ako gamit din ang patayo at pahigang linya. Mayroon din akong apat na sulok at tig dalawang magkaparehong gilid. Kahugis ko ang laptop na regalo ng nanay mo. Sobre, pisara at pinto. Ako talagang pinakamaganda. Ako nga pala si Bilohaba. Ginuguhit ako ng pabilog ngunit mas mahaba kaysa kay Bilog. Hugis ko'y katulad ng itlog, pakwan, lobo, at salamin." "Hay nako, ang dami niyo pang sinabi, pero ako talagang pinakamaganda. Ako nga pala si Puso. Hugis pa lang, siguradong mamahalin mo na. Kahugis ko'y ang masarap na strawberry, magandang hugis pusong pendant, at hikaw," paliwanag ni Puso. "Alam mo, RK, ako talagang pinakamaganda sa lahat. Ako ay si Bituin. O di ba, pangalan pa lang siguradong maganda na. Kahugis ko ay mga bituin sa langit at ang bidang parol tuwing kapaskuhan. Ako talaga ang pinakamaganda," wika ni Bilog. "Hindi, ako yun," giip ni Parisukat. "Huwag nga kayo, ako talaga," ang sabi ni Tatsulok. At sumingit na rin ang iba pang mga hugis na nagmamalaking sila ang pinakamaganda. "Sandali! Magsitigil nga kayo!" Pasigaw na wika ni RK. "Alam ko na kung sino talaga ang pinakamagandang hugis." "Talaga?" ang naghihintay na tanong ng mga hugis. "Sino ba sa amin?" ang tanong ni Puso. "Walang iba kundi kayong lahat. Oo, tama ang narinig nyo. Lahat kayo ay maganda. Lahat kayo ay magaganda dahil bawat isa ay may angking kagandahan. Iba-iba man ang ating paraan kung paano iguhit, ilan ang sulok at gilid, at kung ano ang ating mga hugis, nilikha tayo na may angking kagandahan at gamit." Masayang paliwanag ni RK. Nagkasundo ang lahat ng hugis,
Napagtanto nila na silang lahat ay magaganda at mahalaga. Naging masaya ang lahat. Maya-maya ay, RK! RK! Gising na! Gumising si RK sabay-sabing, Ay! Panaginip lang pala! Kinabukasan, masayang pumasok si RK sa kanyang online class. Excited siyang matanong tungkol sa kanilang takdang aralin. At nagtanong na nga ang kanyang guro. Natawag na si Faith at si Shai. At siya na ang sumunod na tinawag. RK, ano sa tingin mo ang pinakamagandang hugis? Buong kasiyahan niyang sinagot na, Lahat po sila, teacher, ay maganda. Dahil bawat hugis ay may kanya-kanyang angking kagandahan at kahalagahan. Masaya ang kanyang teacher sa kanyang naging sagot. At sumang-ayon din naman ang kanyang mga kamag-aral. Alam mo na ba kung anong pinakamagandang hugis? Tama! Lahat sila ay magaganda. Sapagkat ang bawat isa ay nagtataglay ng kanya-kanyang kagandahan. Parang ikaw at ako. Hanggang sa susunod na naman natin kwentuhan. Salamat sa pakikinig. Paalam!